Who are they among all the gods of these lands that have delivered their land out of my hand, that the Lord should deliver Jerusalem out of my hand? But they held their peace and answered him not a word, for the king's commandment was Sabay, sabay. Then came Eliakim, the son of Hilkiah, that was over the household, and Shebna the scribe, and Joah the son of Asaph the recorder, to Hezekiah with their clothes rent, and told him the words of Rabbi Shafi. Let's pray. Lord, mga salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo pagpala. Tulungan niyo mo, Lord, kami. Napakagandang medyo negative, pero may kailangan, makikita namin later yung positive, Lord, yung deliverance. But makikita namin ngayong gabi, ngayon, kung paano, hinahayaan niyo po, kami ay subukin minsan. Makikita namin sa kwento, Panginoon, si Hezekiah, godly king. And yet, Panginoon, sinubok na siya, so I pray. Makikita namin namin sarili dito, Lord. Turuan niyo po kami kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Makapuro po. Dito po, wala na dyan sa gilid. Wala na mag-cellphone. Supportan dito. Hey, good evening po. Good evening po. 36 na tayo, no? Ilan ang Isaiah? 66. So, lagpas kalahati na tayo. Title po natin yung gabi is, sabi dyan sa bandang uli, With Their Clothes Rent. Okay, sa Tagalog, punit-punit, no? Pinunit nila, sila ang nagpunit. So madalas po yan sa Bible, kaya mayroong meme na naman si Hulk Hogan, kilala si Hulk Hogan. Alam ko yan, ano eh. Kasi yun ang style niya, di ba? So ganun kasi ginagawa nila dito sa Bible, eh. Pag talagang, ayun yung ano eh, way ng kanilang pagdalamhati. Either natakot or yun, naiiyak or masaklap ng kanilang kalagayan. Ginagawa nila. Yun. Ito pala magiging ano nun, thumbnail. Si Hulk Hogan. With their clothes rent. Yan ang subtitle natin, When the People of God are Threatened. So kung na, binasa niyo ba kanina, sino nagbasa? Wala. Masahin niyo lagi, alam niyo naman, ano tayo, weekly. Sino nang hindi nagbasa? So lahat nagbasa. Para pag-advance kayo kahit sa lesson nyo, at least meron naka-idea. But anyway, sige lang. Gusto nyo suspense. Hindi, malalim kasi. Anyway, kwento ko na lang na mabilis. Ito yung tagpo. Actually, nasa 2 Kings po to, no? So, medyo kakaiba yung chapter natin ngayon. Last time, parang nag-prophesy lang, di ba? Sa ibang-ibang, ano, sinusumpahin ba ibang lugar. Ito yung mangyayari. Sa ganitong lugar, ganito yan. Tapos may mga, ano, sa millennium, sa end times. Pero ngayon, ito'y kwento, acts in. Actually, pag binabasa ko nga ito, halos, parang kinapi lang eh. 2 Kings 18, tsaka 19. Parang Isaiah 36 and 37. Halos eksaktong-eksakto. So, ibig sabihin, importante itong kwento na to kasi inulit eh. Amen. Tapos Isaiah, kasi siya yung prophet nun, nilagay na rin. So, kwento ko mabilis. So, again, nabanggit ko last time sa inyo, madalas ang ginagamit ng Diyos, parusa, kahit saan. Oppression, no? Madalas natin example, ba ikaw bata ka, pinag-aral ka, hindi ka nag-aaral, Stephen. Sabi ko rito ko eh. Wala ko na mag-cellphone. Hindi ka nag-aaral, ano mangyayari sa'yo? Nakikita-kita mo na yan, di ba? Ano mangyayari sa mga tao hindi nag-aaral, na pinag-aaral naman? So, kumpara sa kung nag-aaral sila mabuti at maayos, hindi sila mapabuti. Okay, no, ang hirap na mahusga, di ba? Kasi maraming factors din talaga sa buhay. Pwede kang maging successful kahit, pero ang labo, ibig sabihin, mahirap. Unless may gagawin kang matindi. Okay? So ano pa? Hindi inayos yung karakter mo. Of course, mahirapan ka. Ganun din, Christianity. Yung Christian life mo, hindi mo inayos. Petix-petix ka. May paglalagyan ka lalo. Kala nung iba na lang, wala sa kanila. Pag unbeliever, parang wala sa kanila kasi yan eh. Tapos doon ka naman titingin. Huwag ka tuwingin doon. Ano ba yung buhay mo dapat?
So bilang Kristiyano, ganun din yan, lalo na. Kasi sabi ko sa ibang kumpanya, malis ka doon sa, may parang bagong, magbagong kumpanya ka, kunwari, medyo pwede kang ano eh, kasi makakabangon ka ba? Pwede mo kalimutan yung mga face mo dito, yung mga mali mo, iwanan mo. Sa bagong kumpanya ka na, pwede kang mag-ayos. So tama rin naman yun. Pero sa church, paano yan? Di ba ang hirap? Lalo sa atin. So ayusin mo na. Okay, ganun din naman. Alam mo, pwede mong kalimutan lang yung ano. So gusto kong sabihin doon is kailangan yung mga choices natin tama. Pero ba't ko nasabi yun? Yung kay Hezekiah, isa lang siya sa mga matitinong hari. So konti lang yung matinong hari, lalo sa Israel, wala, halos. Parang si Jehu lang yung matinudo na kalahati din eh, nagloko din siya. Pero sa Southern, sa Judah, yan, isa yan si Hezekiah, si Josiah, sino ba yun? Sino yung apo niya? Si, yan nga, si Josiah. Si, sino yung matinong king? Si Rehoboam, ganyan yan eh. Negative nga yan, si Jehoshaphat, yan, medyo kalahati rin yun. Mabuti siya dati, nagloko si Asa, yan. So si Hezekiah, isa sa mga sinabihan na talagang walang katulad niya. Yung iba to. Then revival to, mayroong nasabi din sa Proverbs na dito, sa Isaiah 2 Kings, na na-revive po yung kingdom dahil sa kanya. Ganun po yan, pag leader maayos, maayos din yung mga nasa kupa niya. But anyway, kahit na ganun, siya naman ay sinubok dito, susugurin siya eh. So kahit sino ka pa, yung ilala natin yung pastor, ganun, ang ganda na ng ministry, sinubok siya ngayon. Ang hirap, iyakan, kasi nga, problema eh. Iba naman, pwede sakit, kahirapan, ano ba yan, pagsubok, ito naman, lulusubin sila. So halos lahat na. Talaga pag sinugod ka, pwede ka mamatay, mapilayan, putulan, magutom, lahat yan eh. So ba't gano'n, inaayaan ng Diyos yun. Kaya nga i-relate natin sa sarili natin dito. Ang daming topics, hindi ko lang kung dalawang oras tayo dito, try ko lang mabilisan. Okay? So yun nga siya, isasakupin si Sennacherib yung hari ng Assyria. Kung naalala nyo, kami abanggitin dyan, yung Israel, Assyria ang sumakop doon. So kasi malakas talaga to, kahit malayong lugar, maraming army, malakas. Ngayon, sa tagpo na to, sa 36, doon natin makikita yung panalo. Pero dito, bitin. Dito may pagsubok. Kaya again, ang subtitle natin, When the People of God are Threatened. Ibig sabihin, para kang, hindi pa nga nangyayari, para tinatakot ka na, pwede mangyari sa'yo. At alam mong pwedeng mangyari kasi nangyari na nga sa iba eh. Diba? Kaya ibig sabihin, takot maglingkod sa Diyos kasi nakita niya ibang lingkod ng Diyos, pinersecute, napahamak, nahirapan, ayaw mo na maglingkod ngayon, di ba? Nagsasalita ng mali, nusubok, naghirap, ayaw mo na, ganun. So, pero hindi dapat ganun eh. So, ay makikita natin dito, yung dapat natin gawin din, reflect natin sa rin. So, again, so sila sasakupin, hindi pa sila sasakupin, pero nagpadala daw ng sa tagpo na to, yung ano pala, ang tawag dyan, messenger. Okay? Paano nyo ba yung pelikula 300? Huwag yun ang panoorin. Pero, ganun na ganun yun eh. Isa panoorin natin. Medyo ano yung bloody. But anyway, ang kwento doon, ganun din, may messenger muna. Okay? O sige, sumuko na kayo, huwag na kayo lumaban. Kasi malakas yung ano ko, boss ko. Ginaganon sila. Okay? Eh sabi ang dakay ng Assyria, sent Rabshaki. Okay, Rabshaki, kung ano man yan. So yung hari, Sennacherib, yung messenger Rabshaki, from Lake is the unto King Hezekiah with a great army and stood by the conduit of the upper pool in the highway of the fuller's field. So hindi agad nagsuguran. Ganyan po yan kahit ngayon, kahit yung sa Ukraine na nag-ano pa yan eh, nag-uusap muna yan. Oh, huwag kang sasama dyan ha. Ayoko. Okay, gagawin ko. Eh, hindi naman eh. Ngayon, takotan muna yan. So, hindi ko tutuloy yan eh. Hindi tutuloy, dito na kayo army ko eh. So, nakikita niya yan. So, anong relate na natin sa buhay natin to agad? Para, ano yung mga tumatakot sa mga likod ng Diyos, mga anak ng Diyos?
O sige, mag-church ka dyan. Sino mo na persecute dito? Parang wala nga. Ayun, ikaw ba? Nakasal ka ba? Minsan? Mukhang hindi naman. Ikaw ba? Minsan? Ikaw ba? Sino? Sabihin mo sa akin. Wala yung, yun, yun ang mga mag-isa dito eh, no? Sa buhay. So, kahit na pamilya nyo, yan, kahit pamilya nyo, andito, lumalaki yan, inaasal kayo ng mga kaibigan nyo, di ba? Kaya sabi nyo, ingatan yung mga kaibigan nyo. Ngayon, papayag ka ba nun? Pag nag-church ka dyan, hindi ka sumama sa akin, gagala tayo, di tayo friends. Napakababaw pa niya, pero yung mga bata kasi, minsan, mas gusto nila ito, tinimbang mo, alam mo, mas maganda yung kontra sa Diyos, tama ba yun? Paglaban sa Diyos, sa kalooban ng Diyos yan, ba't ka sasama dun? Pero darating sa inyo yan, either friends, yan, studies nyo, labada nyo, ano pa, asawa nyo, kamag-anak, darating yung tatakutin ka, ano? Sino pipiliin mo? Sumuko ka na. Ay, pag yung Diyos na nagsabi, sumuko ka na, sumuko ka na. Parang Jeremiah, iba naman yan eh. Pero dito, wala pang ganun eh. So anyway, then came forth, ito, hindi humarap si Hezekiah, may pinaharap lang siya, okay? So ito yung mga nabanggit sa Eliakim, Shebna, Joah, tatlo, okay? So sinabi, Rab shall stood unto them, say now to Hezekiah, thus said the great king, the king of Assyria, what confidence is thou wherein thou trusted? So dito na mag-uumpisa yung pang-aasal ba? Ganyan po mag-uumpisa. Katulad na lang, yan ang in-relate natin. Kunwari na lang, si Tricia ay a classmate, yung ano niya. Aasalin ka muna niya kasi alam niya, pag alam niya na totoo kang Kristiyano, gusto mo sa church, hindi agad basta sa'yo, huwag ka na dyan. Hindi ubra yun eh. Gagamitin ka niya pang-aasal. Pag naasal ka na, mag-iisip ka na. Pag nag-iisip ka na, gadalawang isip ka na, ay, parang ayoko na rin. Amen? Ang dami dito, actually, dami po dito. So, number one point, ito. Ano yung ginagamit ng kalaban? Una, pagdududahin ka. Okay? Sino may hari nyo? Si Kaya, hari ko, si Ria, mas malaki yun. Kaya, sa church, ba't ganun dyan sa Baptist? Late niya, dito nga sa iglesia ni Manalo. Mga komersya nila, puro laging ano eh. Tayo, Bible verse lang. Di ba nakita yung mga Baptist? Bible verse, yan. Yung iglesia, laging building. Catholic naman, santo. Ganun, no? So, may kita mo kung nasan yung tiwala. Sila tiwala sa santo, sa witchcraft kasi yun eh. Yung iglesia Manalo, sa yaman nila. Sa ating Bible, eh, si Soriano din eh. Kaso hindi rin eh. Ewan ko yun, wala ko nung mga pastor ba sa ano yun? TV ang ano nun eh, yung worship nun eh, Soriano pa rin. Mga debate, yung pinapanood ng mga yun, kaya walang alam kung hindi ganun eh. What confidence is this? Ba't ka nagtitiwala dyan? Uy, eh syempre, alam nyo naman yung history ng Israel. Ang Diyos na nag-istatag sila, tinatag sila dun. May mga in-establish na rules and law. At may pangako sa kanila, pagpapalain sila. So, parang sinasabi natin sa church, ganun din tayo, di ba? Kaya dito karamihan tayo, of course, I'm sure. Dahil sa pangako ng Diyos, gusto maglingkod sa Diyos, mahal mo ang Diyos. Yung iba na hindi nakakaintindi dyan, ayaw nila dyan, aalisin yung confidence mo. Ba't kaya nagtitiwala dyan? Anong yan sa'yo dyan? Hindi ka papalain dyan? Kailangan akong baptist, hindi naman yumaman. Ito sa iglesia. Number one style yan. Una, lagpak yun kasi mali yun. I mean, ang mga hari, pag nagbasa ka ng history, maangat, lalagpak. So, edi dadat magtiwala sa kung sinong hari lang. Okay? Taob na yan. So, pero gusto kong makita nyo daw, huwag kayong papakuha sa gano'n na angasan lang. Ganyan po yan, angasan. So, hindi lang kayo, lalagi mong gagawin mo is, alamin yung tamang pagdidesisyon, bakit ako dapat dito, hindi dyan. Ito yung gagawin. At yan, katulad sa pag-church lang, bakit ako hindi mag-aaral muna? Ako yung makikinig muna ng church, ng Bible. Bakit kaya? Eh, magpunta mag-aaral, di ba? Nga, mamaya, may time ka dyan mamaya eh. May time dyan. Alamin mo yung mas importante sa hindi masyado, o yung importante rin, pero ito yung mas importante. Kaya tuloy natin, sabi niya, I say unto you, ito na, mag-ayabang na.
I say, Isaias daw. So alam niya na yung iniisip eh. Kasi nag-rebel din nga po si Hezekiah. Yung sin sabi niya, hindi naman tayo dapat masakop dyan. Okay, kasi may time na, hindi naman natolo yung sa nasakop niya si Hindi pa. Pero, umaga, nag-rebelde siya eh. So kaya, papatayin sila. Kaya alam nung Assyria, na meron, may pinagyayabang ka, alam niyo, meron, anong pinagmamalaki mo? Diba? Batayan mo dito. So obviously tayo, katotohanan ng Diyos, alam natin yan. So pero iba nga, madadala kayo. Ba't ka ba dyan? Dito ka na lang, Julia, sa amin, no? Ano ka pa dito? Bibigyan ka ng posisyon dito. Kasi madaming tao dito, kung magaling ka, ganun yun. Pang-akit niya mga yan, eh. Diyan, nakaupo ka lang dito. Ikaw'y sumasayo sa, ano? Diyan mo nun? Ganun yun. Kaya sabi dito, anong pinagsasabi mo? But there have been words. Walang kwenta yan. So pinagdududa ka sa kung ano yung pinangahawakan mo sa ngayon. Watch out ka dyan. O paano mo malalabanan yan? Eh siguro yung pinaglalaban mo ngayon, tinatayon mo, yung totoo. Pag totoo yan, tatayo yan. Worth it yan. Hindi yan mawawala ng salita lang. Okay? Ano pa? Sabi niya, I have counsel and strength for war. Yan, nagyabang na. Kasi totoo naman, talagang marunong sila makipagdigma kasi nga ang record nila, bago yan, nasakop na. Mamaya, sabihin nila yung mga nasakop nilang lugar, including yung Israel, no? So magaling kami dyan. By the way, di ba, yung China ngayon, nagpapalakas din. Isa sa mga kainaan nila, wala silang experience talaga na gera. Okay? Hindi sinabing magaling ang Amerika lang siya doon. Pero in a way, sa gera, magaling talaga kasi. Sanay na sila eh. Years and years. Decades, century. Medyo. So, yun ang wala sila. Hindi ka pwede makipag-ubusan lang ng gamit. Hindi mo alam yung ano. So, ganito yung sinang pinagmamalaki nito. Hoy, alam namin mga gera. Kaya namin kayong ano. So, matatakot ka ba doon? Kung ano teacher mo? Yung 80s naman ang mga uso ngayon. Mga university daw. Ano bang alam mo? Ganyan ka eh. Gamit ang magaling na salita. Eh, ikaw, hindi ka nag-aaral. Talo ka agad. So, pag alam mo kung saan ka nakatayo, hindi ka basta-basta magagalaw. Okay? Now, on whom dost thou trust? Thou that rebellest against me. Okay, ito na yung parang binabasa niya na tatay. Ito yung sinasabi ng Hari Assyria kay Haring Hezekiah. Lo, thou trusted in the sap of the broken reed. So alam niya rin. Ah, bakit kaya yabang nito? Ah, kasi may ano siya, kakampi siya. So kasi yung Assyria, dito bang dabaling sa north, northeast, yung Israel, may kakampi yan, may mga ibang kaharian. Sabi, baba yung magkitima niya, Egypt. Okay, so minsan nakikipagkutsabahan yan eh, sa Egypt. Kasi alam na Egypt, pagkatapos nila, sila naman. So may interest yan, ang nag-usapan, no? So common interest. Kahit ngayon, geopolitical, ganyan yan. Bakit magkakampi yung Russia tsaka China? Eh, halos magkano sila eh. Magkalapit sila. Ganun din to, yung Egypt. Anyway, kinumpara ni Rabshaki o ng Assyria, yung Egypt sa broken reed. Alam niyo yung reed, parang stick. Okay. Ano mangyayari pag broken yung stick? Siyempre, baliwala, di ba? Oh, naku na. So, hindi nga matigas yun. Sabi dito, ano, parang grass, no? Whereon, if a man lean, ang lakas ng asal nito eh, para ka daw gano'n, Egypt, kala mo, pag, di ba, pagkaibigan na masasandalan, alam niyo, di ba? Masasandalan, so, matibay yun. So, ito, matibay ito, di ba? Yung isa natin dati nagagalaw, ito, matibay rin ito, pwede akong sumandal, yan ang ano dyan eh. Eh, paano kung electric pa, kung sumandal ako dito? Nalaglag ako dito, amen? Yung Egypt daw, parang broken reed, pag sumandal ka doon, ano mangyayari? Ha? Tutumba ka, pero sabi pa dito, tusok ka pa. No? Ganun yun, actually, pag sinabing sumasandal, kahit sa ating mga Pilipino, yung sabi na nagtitiwala eh. Diba? So kaya, niloloko niya, kaya matapang to, may kaibigan. Kaibigan mo, talo rin yan eh. Diba?
So, ano yung pwede natin i-relate dito? Ganun, kunwari, ano, saan ka ba nagtitiwala ngayon? Ay, may kaibigan ng pamilya ako eh. Sa church. Kaya, dun dito ako. Eh, wala, kwenta naman yung kaibigan mo eh. Sinisira yung confidence natin. Ganyan ang mga style. Huwag kang papadala. Okay? Pero nangyayari po, sabi dito, naalala ko parang mapipierce. So, sabihin kasi, mga kaibigan minsan, totoo din naman, may mga hindi maasahang kaibigan. Di ba? So, ginagawa nitong kalaban, at si Santa Rez Madalas, ang gagawin sa atin, ano? Ipapaalala sa iyo yung negative. Nakita mo yung kaibigan ni ganyan, ganito yung ginawa sa kanya. Ay, oo nga, no, baka ganito din gawin sa akin yan. Di ba? Eh ngayon, may mga, mga church na gano'n. Ah, nakita mo ba si pastor ganyan? Nag-adultery na, ganyan na yung pastor nyo. Ayoko nga, baka nga gano'n si pastor. Ayoko na nga, ngayon pala. Wala pa nga. Di ba? So, iwasan nyo yun. At alamin mo, anong sagot naman natin doon? Ngayon sa church, yung mga kaibigan mo dito, tunay na kaibigan. Yan, yun ang maganda doon. At malaki yung potential. Again, nasa inyo rin kasi ako parang may pagkaibigan, pero sa church parang halos automatic yan eh. Inuturo sa atin yun eh. Inaaral natin yun. Hindi lang tayo magkaibigan, magkakapatid. So, kung meron man sa atin na ayaw sa ganun, ano nila yun, fault nila yun. Pero yung church, nagpo-provide sa'yo ng bagay na kailangan mo. So, ganun ginagawa ng kalaban dito. May kaibigan sila, though hindi rin na lang Egypt, pero still, so inaalis yun sa picture. Okay, so mga style po yan na dapat natin iwasan ha. Sinasabi ko rin sa inyo yung proper handling dyan. Okay, ngayon, move on si ano. Ah, kasi kung hindi naman sa Egypt, ano pa? But if thou say to me, we trust in the Lord our God. Eh, alam, kilala ng Israel eh, dyan sumikat yan eh. So alam nila, Israel, may Diyos talaga yan at lahat naman tayo, pero Israel, lalo mga Kristiyano, ano, tunay yung Diyos natin. So, anong gagawin ng kalaban pag ganun? Wala na, di ba? Hindi, meron pa rin siyang gagawin. Susubukan niya. Sabi niya dito, is it not he? Nag-blaspheme na to eh. Kaya next week, makikita natin yung parusa sa kanila. Sabi niya, sino ba yung Panginoon na yan? Hindi ba siya yung whose high places and whose altars Hezekiah taken away? And said unto Judah and to Jerusalem, he shall worship before this altar. Kasi ganito po yung kwento niya. Kung alam niyo yung kwento, yung mga sisi kaya yun, alam ko eh. At maraming pang iba. Actually, kay Rehoboam pa lang eh. Di ba, mayaman niya Israel, maginto yung mga gamit nila. Ginagawa nila, pag natalo sila, sinusuhulo nila yung kalaban. O sige, muna kami sangupin. Ito na yung gusto mo. Ito na yung ginto eh. O siyempre, yung kalaban naman, alam ka naman yung paglabang pa, matalong pa sila, matayan pa sila, tatanggapin nila yung suhol. So, ganun po yan. Madalas man nangyari po dito yan. So, si Sisigay, ganun din, ginawa niya. Pero, parang pinapaalala ngayon, ng kalaban, yung pagkakamalay ng hari nila. So, ganyan din po sa atin. Ang gusto ng kalaban ng Diyos, Satanas, na alisin ko na si Jamie dito. Masyado kang tapat dyan, alisin kita dyan. Paano? So, mahirap yun. Ang gagawin niya, alisin niya yung tiwala niya sa Panginoon, tsaka sa likod ng Diyos. Eh, di ba si pastor mo ganito ginawa? Ano, talaga may mali ako. Konti o malaki or what? Hindi yung kailangan, pero hindi naman dapat umalis. Papalakihin yun. Ganun yung nangyari kay Pastor Hanson ngayon. Pero anyway, so style din po yun. So tingnan mo rin, tama ba na umalis ako dahil na nagkamali yung leader namin? Na hindi madaling maging leader. Amen? Amen. Naglalabang kayo. At siyo, kaya nga yung dahilan na pinagpala sila dahil kay Sikai ng panahon nito, so bagla mo lang ayaw ka na dahil nagkamali siya. So ganyan po yan. Minsan kahit mga pamilya eh, ganun. Sa kumpanya, ganun din. Pero sa kumpanya kasi, hindi naman ano tayo dyan eh. Hindi naman masyadong personal. Pero still, minsan iba, loyal din. Anyway, usapan natin yung tamang ano, pamilya. Huwag niyo kakalimutan yung pamilya niyo. May huwag niyo pa papalit hangga't maaari. Lalo yung church kasi spiritual family mo 'to eh. Pamilya nga natin minsan inferior pa yan eh. Okay? So ganito ang ginagawa ng Assyria, inaalis yung confidence nila kasi pag wala ka ng confidence sa ano, ba't ka pala laban? Parang yung sa Afghanistan nang nabalitaan niyo.
Ang dami nilang gamit. Yung kalaban, dyan na, yung kalaban ako. Sige, huwag na, suko na agad kami. Ayoko masaktan eh. Ganyan po yan. Kaya ito, pag nasubok yung church natin, tapos ikaw, ewan ko din, yung spiritual ka, may nang nagchismis lang. Eh, wala kayo dyan. Ubus agad. Mahina tayo, no, pag gano'n. So, kaya ginagawa ng demonyo dito, sa gawain ng Diyos, sinisira yung tiwala muna. Sa, mamaya, sa Diyos na to. Pero ngayon, sa ano pa lang. Sa ginagamit pa lang ng Diyos. Tuloy natin. Sabi dyan, now, therefore, give pledges. So, ibig sabihin, sumuko na kayo. Pag sinabing pledge kasi, hindi ka pa sumusuko, pero pinapakita mo sumusuko ka na. Okay? Kasi salip na ako na, ba't mo bibigyan yung kabilang bansa na, ano, importante sa inyo? Kunwari, oh, pahingi ako 1 million, oh, 5 million. Ano, so sa akong binago, sige, tapo na. Takot ka na, ibig sabihin. Yun na, pinag-pledge na sila. And I will give thee 2,000 horses if thou be able to send part. Makita niyo yung pangasal doon. Sumuko na kayo, tapos bibigyan ko kayo ng kabayo. Ba't sila bibigyan ng kabayo? Ibig sabihin, parang yung sakop na namin kayo. Pupovide na namin kayo, pero under kayo sa amin. Hindi niyo ba, parang giving a bone. Alam niyo yung ibig sabihin nun. So under ka na sa kanila, pero bibigyan ka rin parang kahit saan naman yan. Sa mga politika kung saan man niya, kaya sa kumpanya, ganyan. Bibigyan kita ng pera, pero susunod ka sa akin. Eh, marami naman siyang pera. Okay, naintindihan niyo ba yun? So, pero papasa ilalim ka sa akin. Kasi nang-aasal pa siya dito, sabi, if thou be able to, on thy part to set riders sa pandemic. So, kasi nasabi, minamaliit na sila. Meron ba kayong mga horse rider dyan? 2,000? Kumbaga sa modern, ano ngayon, piloto. Ngayon, piloto po, very ano yan, crucial yan. Kahit may aeroplano ka, wala nang piloto. Hindi train. Bali wala, pasabugi ka lang nun. So, ibig sabihin, minamaliit sila. Wala nang ipipiloto dito eh. Kinig ba? Nasa line pa lang tayo. How then wilt thou turn away thy face of one captain of the least of my master's servant and put thy trust on Egypt for chariots and for horsemen? So, hindi nyo kayo kailangan, hindi nyo kami kaya kalabanin. Lalo yung mga kapitan namin. Yung mga ma-army, ganyan po pinag-malaki nila yung mga army nila, ang kapitan. Pag magaling, hindi mo kaya mo basta talunin yan. Kasi maraming battle sa gera, di ba? So, eh, kung malakas lahat sila, magaling. Kaya tinatakot po sila. Am I now, come out without the Lord against the land to destroy it? The Lord said unto me, go up against this land and destroy it. So, ito, sa Tagalog, kaya daw sa ko pinasira yung Jerusalem kasi ang Diyos nagsabi sa kanya. Now, dalawa to kasi in a way, totoo yun eh. Binasa mo yung Bible, yung prophecy, talagang ganun sinabi. Ang Diyos gagamitin yung Assyria, later yung Babylon. So, pero still, medyo, ano to, medyo ang pagmalaki to na gamitin mo yung Diyos sa sarili mo. Okay? Ito sinabi sa akin ng Diyos eh. Patayin ko kayo eh. Mayabang po yun. So, in a way, may katotohanan, pero still, hindi dapat ginagawa ng isang taong matino. So, anyway, halo-halo na yung kasalanan dito eh. So, pero ginagamit niya panakot. Okay? So, ano yung aral natin dito? Ginagawa po yan, iglesia naman alam, padalas ganyan, gagamitin nila yung pangalan ng Panginoon, di ba? Kami ang tunay, nakita niyo, pinagpahala kami. Ikaw, siyanga-siyanga ka. Oo nga, no? Ang church natin, ang liit bahay, sila, kapilya, laki pa ng parking. So, kapag di ka maunang, oh, ano? Nagpala sila. Parang ewan nun. Asa na ba ako? Eh. Yan, so, ginagamit nila yung pangalan ng Diyos. Hindi naman dapat. Ang Katoliko, ganun din. Alam nyo ba? Naka mo yun. Lahat yan, ginagamit pa yung salita ng Diyos at ang pangalan ng Diyos. So, huwag din kayong papa loko. Tanungin nyo na yung tamang sagot. Okay, ginagamit kayo ng Diyos. Ligtas ba kayo? Mga ganun ba? Tao bagad yan eh. Amen? Hindi wala. Sa pinaparalin natin dito ha. Sino ba yung people of God? Sila.
Judah, ang panahon na to. Ba't may ibang magsasabi sa'yo na sila ginamit ng Diyos para parusahan kayo? Huwag kang papayag, okay? Mag-ano ka na lang, get right with God. And then, saka ka humingi ng protection sa Diyos, ganun. Hindi yung papayag, ay, sabi nila, ginagamit daw sila nun sa parang oo nga, kasi malakas sila ngayon. Siguro nga, yan. Okay, papadala sa ganun. Amen? At madalas po yan, madalas siyang ginagamit. So, again, pag-aralan natin. So, ngayon, ito na tayo sa mga leader-leader nila. So, titingnan natin kasi susubukan nila. Medyo kasi naayabangan lang siguro. Yabang talaga eh. At alam mo yung yabangan, nakakadala po yan. Okay, kaya kayo ba, mahilig sa debate. So, pag napahiya ako, sa talino ako, sasalim sila sa akin. Ganun lang yan eh. Kaso, ang mamaya sabihin, huwag kayong magsalita. Pero anyway, dito parang sinubukan nila. Ano yung sabihin natin? Matatakot yung mga tao natin. Kaya, parang sinabi sila dito, uy, wag mo kaming kausapin sa Jewish language, sa Syrian language. Marunong kami mag-Syrian eh. So, ano ginagawa ng tatlo dito? Niloloko nila yung kalabang, kala nilang maloloko nila. Kasi nga naman, pag nagsalita ng Syrian yung kalaban, hindi sila matatakot kasi hindi nila maintindihan o hindi nila masyadong maintindihan. Kaso mali sila. Okay, sabihin na natin ganda. Sabi dito, but Rav Shaki said, had my master sent me to thy master to speak these words? Andito ba ako para kausapin lang yung master nyo? Actually, hindi. Sabi niya dito, had he not sent me to the men that sit upon the wall? That they may eat their own dung and drink their own piss with you. Sa Tagalog, hindi lang yung message ko, hindi lang para ka sa hari nyo. Yung message ko para sa inyo din, para matakot kayo. Yung sinasabi doon na ba't sila kakain ng tayo nila? Tsaka inom sila lang ihi nila. Ano yung sabihin nun? Kasi ganun po yung style dito. Ginagawa nila, pinapalibutan nila yan. Yung sinasabi sa Bible na siege. Para sumuko kayo, papalibutan kayo, hindi kayo makalabas. Mauubos yung pagkain nyo. So, bandang muli, pag ubos na yung pagkain nyo, ano kakainin nyo? Ngayon na. Tindihan nyo? Matindi itong ano nito, kaya tinatakot sila. So, punta na tayo sa atin. Ganun, ano gagawin natin? Ano yung ginagawa sa atin? Tatakotin tayo. Ang baptist ka ba? Hindi ka mag-ano? Wala kayong support? Nagihirap kayo dyan. Nagihirap ka ang buhay nyo. Diba? Tayo naman, okay, yung mga, naalala ko tuloy yung mga yan sa showbiz, di ba? Bakit kaya nag-uubad yung mga babaeng yun? Tinatakot yun. O sige, malalaos ka na, wala kang project. Ganun yan. So, ang gagawin nila, o sige, ito gusto ng director eh. Laos na daw ako. May kilala ulit ako. Ganyan po yung kalakaran dyan. So, pag bumigay ka, may pera ka nga, pero talo ka na spiritually. Amen? So, ganun din yan. Actually, pastor, masyadong extreme yung example mo eh. Ayun muna, extreme muna tayo para maintindihan. Kaya ano yung mga compromise sa inyo? Sa atin? Madami yan. Kunwari, alanganin ka, mag-abroad ka kasi malaking sweldo doon. For example, alam mo na hindi mo nahanda yung pamilya mo, hindi na para sa iyan. Spiritually, mapa-nalayo ka sa Diyos, pamilya mo. Gagawin mo ba yon? Masa yung ayaw kasi, i-attract niya dito, malaki dito, tapos may kilala ka pa doon, no? Eh dito, janitor dito, sweldo ng manager dyan. Eh doon na, dyan na ako. Eh kaso di makakabuti spiritually. Ano gagawin mo? Napadala ka ba? Ano pa? Ang dami niya, no? Sige, ano man tabahong malaki ang sweldo? Diba? Yung mga honest job, minsan, madalas, mahirap talagang gumanyan dyan, eh. Pero kaya, matagal. Oh, networking na tayo, mga luloko lang tayo. Sabi, papabibilogi lang natin ulo nila, lalaki. Kikita na tayo, papayag ka ba? Parang ganoon ang inaano sa kanila, tinetreten sila sa pagkagutom. Ganyan po yan, walang kakain yung pamilya mo. Sige, wala kang trabaho. Ano, wala kang kaibigan, di ba? Wala kang ano. Kaya papayag nang ganoon kasabi, ang pangako sa atin, hindi ka iwan ng Diyos, di ba? God will never leave you nor forsake you. Ang context ng pagkain din. Matthew 6. Ano yung Matthew 6?
But seek ye the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness. And all these things shall be added to you. Yun ang pangako ng Diyos. Ba't ka magpapatakot sa, wala kang ganyan, wala kang ganyan. Maaring hindi ka sinarami nila, pero atin pakialam dun. Huwag kang papatakot. Yun ang gusto ko sabihin. Amen? Amen. Tindi nito eh. Tuloy lang natin sabi. Then Rabshakeh student cried with a loud voice in the Jews language. Lalo siya nagsalita sa Jews language. Para marinig ng mga tao. Matakot sila. Ganyan po ang labanan dyan. Pag takot ka na, hindi ka nalaban. Sinabi niya ito, tuloy-tuloy na napangasa na naman ito. Sabi, hear ye the words of the great king of Assyria. Ito, magaling! Katakot na kayo! That saith the king, let not Hezekiah deceive you, for he shall not be able to deliver you. So nilalait na yung hari nila. Magaling itong hari namin. Yan, wala kwet na yan. Hindi niya kaya. Ganon din tayo, kahit saan. Kung gusto kong ilayo sa Diyos, ha, sisirain nila yung confidence sa legitimate, no? Na binigay sa'yo ng Diyos na authority. So, mag-ingat kayo doon pag kayo ay nilalayo na sa legitimate. Nanay nyo, nilalait ng kung sino. Tatay nyo, nilalait ng kung sino. Ay, tatay mo, walang kwenta yan. Huwag kang makinig dyan. Nangyari yun. Ang tingin ko sa'yo, sinong turo sa'yo niya? Nanay mo, may Bible-Bible ka dyan. Sinong turo? Nanay mo? Nanay mo? Ha? Nanay mo? Dapat alam mo na agad na loko-loko yun. Okay? Dito, yung hari pa daw nila manloloko sa kanila. Okay, magtiwala dyan. Move on. Sabi nyo daw, neither let it. Sige, make you trust in the Lord. Kasi doon nga nakilala si Hezekiah, titiwala sa Diyos. Gaban na kuli, ano nga sabihin sa inyo? Alam mo na, titiwala ka sa Diyos. Kamaniwala dyan, yan sinasabi sa kanila, no? So, huwag kayong makinig kay Hezekiah, thus say the king of Assyria. So, yung mga mananampalataya, thus say the Lord. So, ito, thus say the king of Assyria. So, sinishift yung focus. Tandaan niya, kahit mga kulto, ganyan niya lagi. Sasabihin nila yung Diyos, pero actually, mamaya, banggitin niyo, eh, alam niyo ba yung leader natin, itong the best eh. Kaya hindi tayo sumunod. Kinig mo ba? So, magkasundo na tayo. Ito, another point dito. Ano yung pang-aakit niya sa'yo? Siyempre, material. Alam natin yan, kahit nung alala ko ng grade 6 kami, tinanong kami ng teacher namin. Medyo ano to, pero okay na rin. Assume natin na ano tayo, nationalistic tayo. Pero tama din naman, kasi kinawawa tayo ng US ng ibang panahon. Kasi ngayon, ano tayo sa kanila? Sige. So, alam natin na sumputan yung kalayaan. Ngayon, ano sinabi sa kanila? Oh, bibigyan namin kayong ganyan, bibigyan namin kayong ganyan. Sumunod na kayo sa akin. Okay, kaya sa church, alitin lang natin na iniiwasan natin yan. Yung iba sa atin, sobra naman sa ganun. Tulungan natin lahat para mag-church dito lahat. Ganun? Kung kaya, kung wala namang ano, wala problema, pero huwag natin turuan na ganun. Di ba? Hindi ganun. Wala nang, hindi kasama sa usapan yun. Ito, minsan kasama yun, pero hindi yun. Nagdiden niyo pa yun. Okay? Yeah, si Pastor kahit siya kasi inaasar yung mga Korean kasi ganun yun kahit dyan pag meron daw may migayon daming tao church hindi ganun ang church hindi, pag may makukuha lang hindi ganun anyway ito yung sasabi sa kanila ng Assyria suko na kayo bibigyan namin kayo ng vine kasi may lugar kayo hindi kayo papatayin may sarili kayong puno. Kain kayo sa sarili nyong, ano, iinom kayo sa sarili. Ibig sabihin, buhay kayo, musupplyan pa namin kayo. Until I come and take you away to a land like your own land, a land of corn and wine, and a land of bread and vineyards. So, puro material. Si sumuko na kayo, bibigyan namin kayo ganyan. Pero anong kukunin nila sa'yo? Di ba? Madalas yun, yung mga aktivista dito sa Pilipinas, ganun din yan eh. Tama naman eh. Ibig sabihin, yung mga Amerikano, mag-project dito yan. In a way, maganda rin. Kaso pag hindi mo tiningnan na ngayon ang nilalakad na, pwede na lang bilhin yung Pilipinas kung gusto nila eh. So, ano natira sa atin, di ba?
So, laging gano'n yan, lalo pag hindi interesado sa'yo, gusto ka lang gamitin, dito na yung nagmamahal, gagamitin ka lang niya, kahit ngayon, bibigyan ka niya, later, mas malaki yung kukunin niyan. Tandaan niyo po lagi yan. Okay, so, obviously, ang dapat nilang gawin dito, hindi sila sumuko. But anyway, beware lest Hezekiah persuade you saying that the Lord will deliver us at any God. So, ito na, nag-blaspheme na to. Kaya maniniwala sa hari niyong maka-Diyos, kasi sasabihin niya, magtiwala kayo sa Diyos. So, syempre, eh, para lalong matakot yung mga, ba't kayo magtiwala sa Diyos, eh? Yung mga Diyos-Diyosan nga nung ibang, wala naman nagawa, eh. Ang problema, hindi naman Diyos yung Diyos-Diyosan, eh. Pero kinukumpara nila, nilalam tayo mga Baptist, kahit makapangita yung Bible, ang ginagawa yung mga style lang, mismo ng mga Katoliko, ganyan, eh. Eh, kayo mga Protestant, alam kayo, Protestante. Hindi naman tayo Protestante. Kasi pag Protestante tayo, minsan galing din tayo sa kanila. Andahan nyo na, may mga grupo ng Baptist na ewan ko bakit Protestante yung tawag nila sa sarili nila. Siguro sila, okay? Tayo hindi. So kinukumpara tayo sa iba. Mag-iingat kayo dyan. Eh, yung mga taga Montalban, Alaya, walang marating yan. May mapahig na ganun. Pastor, parang totoo naman talaga eh. Sa karamihan eh. Hindi pa rin. Di ba? Kasi may pwedeng gawin ng Diyos sa inyo. Lalo pag mananampalataya ka. Tandaan niya lagi na huwag kayong papagalait ng ganun. Style kasi ng iba yun sa parang manghina kayo. Okay? Sana nakukuha niyo lahat ng mga to, ha? So, yung may tutpas ng totoo naman eh. Aso nga, iba ang Diyos. Hindi siya Diyos-Diyos. So, either, alam na natin, hindi nakakilala sa Diyos itong Masidia eh. So, huwag kang papaloko. Okay, magsasabihin. So, ito na yung inisa-isa niya. Where are the gods of Hamath and Arphad? Ang tinutukoy niya dito yung ibang lugar na may Diyos-Diyosan. So, nasakop nila ngayon. So, isa yung masakop din namin kayo. Ganon, inaasa na at tinatakot na. Ano, niligtas ba nila yung mga lagaw na to? Hindi. Oh, so, sabi ito, who are they among all the gods of these lands? They have delivered their land out of my hand, that the Lord should deliver Jerusalem out of my hand. So, dasakop ko na lahat. Sa bakit sa palagay nyo, kayo hindi kayo masakop. Ganun na lang, kasimple, no? Dasakop ko na lahat! Bakit kayo hindi? Masakop pa rin kayo. So, tayo talaga nagpatalo ka doon, no? Oo nga, no? Hindi mo naintindihan na yung Diyos mo, totoo, yung Diyos nila, kaya sila pinasakop. Hindi totoo yung Diyos nila. So, yun nasagot doon. Kaya may pag-asilat nga, mamaya nga, later, next week, makikita natin yan. Okay? Last two verses. So, ano ginawa nila? Ito medyo tama na itong last two verses, kanina parang, parang nag-style sila eh. Gusto nila lokohin yung messenger. May sabihin natin magsalita ng Syria. Kanina pa yan ah. Kanina pa yan? Mga taga-Syria ata kayo eh. So ganito na, ito, apply yan sa buhay natin. Pag tayo ay tinetreten, pag tayo inaasal, pag tayo tinatakot, anong gagawin mo? Magisinungaling ka? At parang matakot din sila. Okay, maisahan ko sila. Kasi alam niya rin yun, alam niya yung kalaban natin, magaling din. Okay, hindi mo kailangan magsinungaling. Kaya ang ginawa nila for these last two verses, tama, sabi niya, but they held their peace and answered him not a word, for the king's commanded was saying, answer him not. So inutusan na pala sila kanina pa eh. Huwag na sumagot, pakinggan nyo lang para alam natin. Hindi mo kaya sumagot kasi nasabihin mo dyan. So sumunod na sila finally. Kaya mo lang. So subukan mo yan sa mga nakaasal sa'yo. Maaasal yan. Okay, naasal ka. Baptist. Huwag mo pakinggan, parang wala ka narinig. Kaya kasi ninaasal, may objective sila, gusto niya lang maasal ka. Pag naasal ka na, anong pwede mangyari? Pwede ka sumali sa kanila, pwede ka lang matalo nila, pwede malito ka, hindi ka na makapag-isip na. Marami objective yan eh. Pag alam mo paano i-deal yun, hindi nila mangyari yun, hindi mangyayari yun, sila'y maasal. Amen? Ganun kasimple yan mga bata. Sinasabi ko na sa inyo ako kasi na hindi ko lang naranasan yan. Talagang naranasan ko yan. Ganun lang pala kasimple. Parang wala ka narinig. At sila pag nag-usapan nila,
bayaan mo hanggang magsawa sila. Yan ang philosophy dyan. Kasi, kung asal bakit, siguro mas magaling sila, still, hindi magaling kayo. Tanggapin ko lang, di ba? Eh kung mas magaling ako, sila, ba't nang gagano? Eh lalo na, bakit nila ginagawa yun? Kasi para maka, take advantage. Kaya itong simpleng verse na to, prinsipyo dito, very powerful to. Tandaan niyo yan. Kasi ang matinong tao, hindi kailangan mangasar na ibang tao para ma-accomplish yung objective niya. Amen? Amen. Tsaka isa pa, sinabi niya sa Proverbs, pag ikaw daw, tahimik ka, eh, basta hindi talaga ako tahimik eh. Kasi sa practice mo rin yun. Isip ka lang. Hindi kayo lahat ng iniisip mo, lumalabag sa bibig mo. Matatakot sa'yo yan. Kasi nag-iisip ka, hindi ka tulad nila. Amen? Amen. And then last, sabi dito, then came Eliakim. So, pumunta na ngayon sila kay Hezekiah. Ito na nga yung title natin. With their hands, with their clothes rent, and told him the words of Rakshabi. So, sa mga panahon na tayo tinatakot, ano nga gawin natin? Tiwala ka lang sa Diyos. May maraming pagkakataon, kailangan manahimik ka na lang. Kasi pag nagsalita ka pa, anong gusto mong gawin? Talagang nakita na ito, wala silang magagawa eh. Nakita niya yung sitwasyon nila, di ba? Malakas yung kalaban, sila napalibutan. Ang dami na nasakop ng kalaban. Malamang sa hindi, talo na sila, tumahimik ka na lang din. And then, maghandaan mo na rin. By the way, yung Russia, nabigla sila sa Ukraine eh. Kala nila, mga sakop nila, ilang araw lang eh. Doon din sinabing godly yung Ukraine. Pero sinabi ko lang, giingat ka, okay? Sinong bully dito? Wala nang bully dito, no? Kailangan maging bully. Kasi baka mapahiya ka dyan, may marunong pala mag, ano yun, asarin mo. Kaya, ikaw pa yung napahiya, di ba? So, giingat. Kaya sabi niya, yung magandang ginawa nila dito, yun nga, parang yun yung title lang, with their clothes, na sabihin, sinisimbolize nito yung talagang pagsubok sa isang lingkod ng Diyos. Mangyayari sa inyo, huwag yung sabihin, o hindi. O baka nga nangyayari na kayo, dinay-deny mo lang. Bagsak ka na pala. No? Hindi mo tinatanggap, hindi ka pa humingi ng tulong. Punta ka dun, sa boss mo. Sa place na to, kay Hezekiah, pero sa Diyos later, ituturo sila nila ni Hezekiah sila sa Diyos. Sa next chapter, panalangin yan, tsaka yung victory nila. Amen? Pero ngayong araw, ngayong gabi, yan yung title natin, nasusubok tayo, i-undergo lang natin ng ano yun. Ibig sabihin, hindi mo kailangan magwala, hindi mo kailangan gumawa ng mali dahil ikaw ay na-threaten. Tinakot ka lang, nagpatakot ka naman. Importante yung crucial po yung ano, kahit sa anong labanan. Lala ko na si Pastor kasi nung kwento niya lagi. Dati daw, pinagboboxing siya ng tatay niya. Isa sa mga technique daw doon, huwag kang papakitang takot ka. Totoo yun. Yeah, dapat matuto kayo niya minsan eh. Lalo mga lalaki. Totoo yun, huwag kang papatakot na hindi naman dapat. Amen? Amen. Ganyan sa spiritual, ganyan din sa physical. Pero hindi mo kailangang magbunganga. Okay? Hindi ka babae, hindi ka bakla, okay? Isipin mo lang yung diskarte mo. Tiwala ka sa Diyos. Kung walang sinabi pa ng Diyos sa iyo sa ngayon, na magsalita, agad yung sabihin mo, huwag kang magsalita, hindi mo alam eh. Amen? Amen. Soul winning, ganyan. Basta napahiya ako dun ah. Tangkapin mo, hindi mo alam, matuto ka dun. Laking bagay niyan. Maging totoo ka sa Diyos, sa sarili mo, sa ibang tao. Hindi mo lang magbunga nga. And then, kaya gusto ko sabihin, naalala ko ito sa Joel, sabi sa Joel, and rent your hearts and not your garment. May preaching akong ganun eh. Ibig sabihin, though yung rip, sinisira nila yung kanilang damit, nagpapakita na sila'y malungkot. Pero minsan, hindi kailangan, anong kinalaman ng damit? Sayang naman damit. Kaya sabi ni Joel, ang i-rent mo yung heart mo. Amen? Amen. Parang dito, imagine nyo, kung si, naiyak si, ano, si DM dito, tapos nagpahin mo, oh, basta, lumago na. Ibang choose, may mga ganun-ganun pa eh.
Magpapa-okay ka ba dyan? Papakitang tao ka ba dyan? Kung meron kang dapat sirain, yung puso mo, yung matigas na puso mo, yun yung humihinto sa'yo para gawin yung kalooban ng Diyos. Yun ang ano mo, wasakin mo. Amen? Amen. Hindi tayo artista dito ngayon. Kaya yun ang ano, kaya lang, ginagawa natin dito, pinapunta natin yung ginagawa natin, preaching. May kinig, gagaaral. Hindi ka may kinabang, hindi ka nakikinig. Nilalabanan nung paisalita ng Diyos. Yung mga ganun eh. Halip na matuto, nilalabanan pa. Ah, alam ko na, hindi na totoo yan kasi ganito eh. Gumagawa ka ng sarili mo. Kaya hindi ka sabihin yung sagot ko. So, but anyway, dito sa kwento na to, saka na tayo sa Joel. Pero dito, at least, pakita mo yung, minsan, kahit mga lalaki, di ba, hindi tayo umiyak basta-basta. Amen? Amen. Dapat naman, kasi mahina ka, iyakin ka. Pero ang pangit naman, hindi ka nang umiiyak kasi normal yun eh. Kasi yung bagay talaga, natatouch din yung puso mo. Amen? Amen. Takot ka, okay, medyo ano. Maging totoo ka lang, yun ang natin ngayong gabi. Na rent your clothes with their clothes then. So pagpunta nila sa boss nila, kasi either natakot sila, namin nilang, wow, pastor tuloy, Lord, inayabangan ako, pinakita nila, dami nila, lakas nila, ano gagawin ko? Ganun. Para paglapit mo nun sa Diyos, sasabihin naman niya kung paano matatalo mo yon. Amen? Parang isang meme, sabi na isang meme. Amen? Huwag kang matakot pag malaki ang problema mo, mas malaki ang Diyos sa problema mo. Amen? Totoo naman yun eh. Ang laki talaga ng problema ko, mas malaki ang Diyos eh. Ano ba takot sa problema mo? Ano ba yan? Eh, mga problema dito, wala namang bago ngayon eh. Yan ba ang bagong problema? Sakit. Kahit unbeliever, yung iba nga dyan. May documentary pa, di ba? Paano ako nakabangon sa cancer? Kasi bibida na yung ano, nabibida na lang gusto nilang bida. Eh, lalo ka na, ang anak ka ng Diyos. Kaya dapat matakot tapos gagawa ka ng mali dahil lang tinakot ka ng anong halaban ng Diyos. Nakaintindihan ba tayo? So, ang ganda sana nito eh. Hindi ko palang maano, pero sana nakuha nyo. Dumating sa ating buhay, pagsubok. Anong gagawin natin? Sa Bible, paulit-ulit dyan, si Job na lang eh. Ano pa kasi yung 5 minutes eh. Si Job na lang, di ba? Si Job. Lahat na lang. By the way, hindi tayo nakapag-job. No? So, grabe yung pagsubok niya. Bandang uli, hindi pa rin siya nagkasala. At least, yung inaasahan natin pagkakasala sa mga tulad nila, no? Hindi niya ginawa yun. Nanatili ang kanyang integrity, nandang uli, pinagpala siya ng Diyos. Ganun tayo. Ganun tayo dapat. Huwag ka na magtanong na, ano may mga stupid? Ako, naglilingkod ako, tapos ako pa yung ganyan. Shit, sino kanina ko nagtatampo? Sa Diyos? Mali, di ba? Yung mga ganun eh. Sipag ko, hindi malamang, hindi malamang. Murmur ka na dyan. Alam mo, ikaw lang. Okay, pag nausubok tayo, huwag niyo punitin damit niya. Okay, nabanggit ko na kanina sa Joel. Rent your heart and not your garment. Amen? Amen. So maganda nito, alam natin sa kwento eh. Later, magandang kwento to. Isa sa mga napakatinding miracle sa Bible. Doon maraming miracle sa Bible is ito. Kung paano ginantihan ng Diyos especially yung kalaban niya. Amen? Amen. Imagine na yung sinaasa sa inyo ngayon. Imagine nyo yan. Ayaw kayo sa church, ayaw kong magbasa ng Bible, pinapa kayo dahil hindi nila kayo kasundo kasi anak ka ng Diyos. Isipin mo yan. Huwag mo na sumpahin agad kasi baka ano lang yan. Pag-try din natin. Pero gusto ko sabihin, talagang hellbent na sila doon. May pag-aalagyan niya sa Panginoon. Amen? Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Pag-pray na itong kwentong to, hindi namin kalimutan, maalala namin pag kami nasubok, ngingi si Kaya, at mga nasasakupan niya. Kung paanong sila inasar, paulit-ulit, tinakot, napakagaling ng tagapagsalita ng kalaban, Panginoon. Even sa amin ngayon, tumingin kami sa media,
Ang galing nung ang script nila. Galing kay Satanas, Panginoon. Even mga kulto, Panginoon, may script sila na gumagana sa karamihan ng taong di ligtas. Even sa mga ligtas minsan, na naloloko din to some degree. I pray, tama po yung aming take sa mga ganitong pagsubok. Nausubok kami, tanggapin namin, doon talaga, yes, yung sa nakakatakot. Depressed, Panginoon. Minsan, parang gusto namin sumuko. But maalala namin, Panginoon, at sa kwentong to Lord, alamin namin kami sa Diyos talaga at anak po kami. Therefore, makakasa kami sa inyo, Panginoon. Yung mga isa-isang tinakil namin to Lord, mga points, mga pwedeng gamitin ng kalabat, Panginoon, na ay maintindihan namin na ito may sinabi nyo sa isang salita dahil tinuturo kayo. So, ito naman po ay mapatunayan din, Panginoon, even ang believers, mga prinsipyo na pinag-aralan namin ngayon. So, maintindihan namin, may dumating sa aming buhay, gantong klase ng pagsubok at pananakot, ay kayo po ay hindi kami papadala, kami patuloy na magitiwala lamang sa inyong mga lingkod, sa inyo especially, ultimately. At next week, Panginoon, makita namin yung tagumpay ni Lord. Hindi kami mawala, again, mga ghetto services, ito yung tagumpay namin kung kami nag-aaral. Dami na natutunan dito, bakit namin magpapalit, Panginoon, ba't kami mag-excuse? So, I pray na tulungan niyo na yung bawat sa ganun bagay. Ito yung battle na dati may panalo yung sa lahat. And then, mga ipang iba. Dapat special itong ganito klase ng gawain. Dami nakapakita ang tiwala namin sa inyo, pagkumahal namin sa inyo, bakit kami lilibat sa church. So, yun po lamang. Kayo po magpala sa bawat isa, sa aming pag-aaral, sa aming tabaho, hanap buhay, Panginoon. May pangupala. So, ilang po lang kayo mga lulati. In Jesus' name we pray. Amen.